kayo. Okay, salamat. Magandang araw. Sir, magandang araw. Espiro Colmenares, Piwa Narciso. Sir. Gusto namin malaman sa istasyon nyo kung meron mo ba nakakaalala ng report na yan. Matagal na itong kaso na ito, ah. Sandali lang po, ah. Sir Felipe! Ano? Sir, naalala niyo pa ba itong kaso na ito? Sandali na. Diosdado Castillo? Naalala mo ba kayo? Castillo? Ah, oo. Sa linggo ko may black eye dahil sa ginawa niya ang mukong na yan. Ano bang ginawa nito? Gusto namin malaman eh. Hindi daw natuloy yung pagsampa ng kaso dahil may mareglo. Gusto namin malaman kung sino yung taong mareglo kung natatandaan ninyo. Napakiusapan ako isang babae. Naawa naman ako dahil hindi naman sadya yung pagkakasiko sa akin kaya pinalampas ko na. Tatandaan niyo ba kung anong pangalan? Gesmundo, yung umareglo ng kaso. Olivia ba? Oh, yun nga. Sigurado ba kayo doon? Pag ano, kinausap niya yung may-ari ng bar at saka yung nagulpi ni Castillo. Ayaw niya na kasi umabot sa korte yung kaso kaya binayaran niya na lang yung dalawa. Sige, sir, salamat. Sir, inareglo ni Olivia Benavides ang kaso ni Dato para gawin niya yun. Ibig sabihin, malapit sila sa isa't isa. O sa bagay, sir, di ba? Pwede namang gawin ng amoy sa driver niya. Pero para itago. Sa ngayon ang alam natin ay may motibo sa pagkamatay ni Victor. Yun ay kung may relasyon nga sila ni Olivia. Pangalawa, nandun siya sa bahay ng mga Benavides ng party. Pangatlo, sa record na to, kaya niyang makapanakit at mag-injure ng ibang tao. Sir, anong plano natin ngayon? Kailangan natin. Madali ka pa, Dado. Baka pwedeng sagutin mo muna mga ilang tanong namin. Tanong kayo ng tanong nang wala namang kinalaman sa kaso ni Victor. Bakit ba ako pinag-iinitan nyo? Wala naman akong ginagawang masama. May gusto lang kaming linawin tungkol sa kaso mo. Kaso? Yung kasong inareglo ni Olivia Benavides para sa'yo. Hindi mo ba natatandaan? Yung rumble sa bar? Bakit siya sinagot mo? Nandito naman ako. Sasalan ako ngayon. Agaga pa eh. Atras na niya yung kaso sa'yo. Nabayaran ko na rin siya, pati yung may-ari ng bar. Inayos na yung Libya ang kaso ko para hindi ako makulong. Kinulong niya sa akin yun. Nang walang hinihing kapalit. Nang walang-wala ako. Bakit yan namang gagawin niyo para sa'yo? Dahil empleyado niya ako. Pinagkakatiwalaan. Hindi ko na pinag-iisipan yun. Basta ang malinaw, tinutulungan niya ako. Walang-wala pa ako. Kaya hanggang ngayon, nagsiservisyo ako sa kanya. Pwede na ba ako malis? Nalaman ba ni Victor ang kaso mo? Hindi. Dahil hindi naman niya kailangan malaman. Pwede ba ako umalis? Lilakad pa ako eh. Okay, makakalis ka na.